ng ultimate na crossbow of Tang. The damage of crossbow, but you're still up against the burst damage of Adiroth and the anti-heal properties. Parang natin dito ang paunahin yung 1-1 nila or else, kumbaga ipapunish to ng Team Philippines. And look at the aggression from Imam and Villaluna. Oh no. Talagang oh, no. First blood agad makukuha ng Team Philippines. Naramdaman ko na eh. Nakita ko na rin eh. Ito yung tipo na Estes. Kung babalikan nyo, pwede nyo i-replay yung last 1 minute. Ang daming auto-attack na binagsak ni Venus. Level 1 kinuha niya yung heal, hindi yung slow. Kasi gusto niya makipag-trade, tapos i-heal back niya yung nakuha niyang damage. Ganyan mag-isip ang isang Estes of the world. Isipin mo, no? Kinombo Estes nila of ni... the world. Estes of the world. Kinombo nila ni... Oh, pero nga lang, heavy spin na para dito kay Del Rosario habang nakuha nila doon yung third objective. Pero sa mga likod, nandun pa rin ang sustain. The Ube strategy is still working for Team Philippines as Jasmine will be done Imam with that secure kill. Tapos si Soto, kung kanina, Esmeralda yung gamit niya. Pero parang ganun pa rin. Yung ultimate bonding experience may mago ng chapter LDR. Dinala ng Nobaliches yung si Sosol. Ganun kalayo yung naging heavy spin niya kanina. Nakamuntik ako pa masabi na Herpinas. Pero nga lang, Sosol again, ang kanilang matatarget doon. Pero another heavy spin by Del Rosario. Napunta naman ngayon ng Project 8. Dito si Too Easy for Lexi. But still alive. Hindi, nakukuha doon. E Gonzalez for the backup. Hindi pa natin nakikita ngayon na nakakapag-ultimate habang si Na No Ship almost low on life at si Jasmine with an entry pero nandun pa rin ang wall charge and a mega kill. This is Ube time right now para sa side ng Team Philippines. Not just Ube time, no, pero grabe yung displays. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Pero may nahuli doon. Napakagandang huli ng dalawa. Napatalaga sila yung Gonzalez. Wow! Grabe naman, pinapakita ko yata si Del Rosario sa mga likod. Nano ship is done. Tapos may pilitan dito na gamitin. Ni Too Easy for Lexi. Ay, naku, naipit! Nasama sa ube! Ay, naipit! Nasama sa ube! Tapos si Bristol ay walang damage doon with that ultimate. At eto na ang sinasabi natin. Mahirap pigilin. Kumbaga, kailangan lang talaga nila ng timing para sa... Uy! Magpilitan na lumayan si Bistone actually. Habang nandito naman ang ultimate from Villaluna and Lau. Will be down. Nano ship ang kanila makukuha doon. 9-0 for Team Philippines. Napagandang performance para sa kanila. Literal na nagdidikit-dikit for every team fight. And this must be soul-breaking. Pabang nangyayari lahat ito ngayon. And si Biston, makikita mo na may mga buhay nila. Grabe yung damage output na meron si Imam 604. Parang malapatan niya lang ata ng ano. Tumepensa as this might be it. Tower lock na ba para sa NIT Philippines, Hurricane Dance? Although that comes at the Tonas welcome. Pero nandun pa rin dahil this is going to be another 2-0 para sa ating representatives, Team Philippines on that win. Gusto mo na 6-0, 6 points, 4